Yo, what's up guys? Ito naman si Bakit Twitch na babalik. For today's vlog, ito meron tayo ang isang unit ito. Ace, 32 inches. Ang problema niya, ito. Plug-in ko. Okay, yan, may indicator naman siya. So, ipower on natin sa gilid. Ayun siya guys, may backlight siya pero walang display. Ang sabi ng may-ari nito, napuluan daw ng tubig dito sa may part na to. Yan, dito sa may part na to. So yan, wala siyang display. Tapos medyo nag-fade yung kanyang picture dyan. Okay, magiging white, gray. So ito ay bubuksan ko muna to para malaman natin yung problema nito. Yung model nya yan. Okay, tayo pa lang ang unang bubukas dito. Ay hindi, nabuksan na daw pala ito ng may-ari. Ayun o, meron ng bakanting screw, dalawa, hindi na nabalik siguro. Sinek na daw yung kung anong merong nasunog sa loob, wala siyang nakita. Okay, so bubuksan ko muna ito. Ayun po, nabuksan na natin yung unit. So, ayan ang kanyang laman. So, since nabasa daw to, ang unang maapektuhan dito yung kanyang top board o yung kanyang panel board. So ito nga, may ikita natin, parang may bumi. Hindi ko alam kung sunog ba to. Parang sunog nga siya. So try ko itong dinisan ng thinner to. At malalaman ko kung may sunog yung kanyang mga track lines lang. Okay, gamit ang cotton buds. Wala akong mahanap na thinner, so alcohol lang ginamit ko. So inangat ko itong kanyang ribbon. Ayan, nakita niyo sunog. Sunog guys. So dinisin ko siya, try ko nga malinis to. O hahanap ako ng pamalit. Baka meron akong stock ng ganitong ribbon. Sunog na talaga. So hanapin lang ako ng pamalit. Kahit yung loob ng connector niya, ayan, sunog. Sana maisalba pa natin ito. Okay guys, bali yan, pinilagin ko muna. Tapos hindi ko muna niload yung panel dito sa tipon. Mag-check tayo ng voltage, yung apat na voltage na malaga sa main board. Yung 12 volts, 5 volts, 1.2, saka yung 3.3. Okay, check natin. Itong 12 volts, check natin dito. Ayan, 12 volts present. Ito yung dahil sa puntang backlight. Yung 1.2 sa coil, 5 volts sa coil. Yung 1.2 sa isang coil. Okay, 1.1. Ayan. Yung 3.3 sa memory. Okay, present yung 3.3 sa memory. So good itong ating main board. So pupunta naman tayo dito sa may T-con. Pero kailangan natin i-power on yung unit. So nilagyan ko muna siya ng
temporary na button. Power on natin. Hindi yata match ng button na to sa kanya. So, nahanap muna ako ng power button. hindi sa kanya kasi ito eh. So ibalik natin yung dati niyang button clip. Pause ko lang. Okay, yan, nag-power on na. May bilubog na lang yung button, so hindi nag-power on. So check tayo ng voltage sa kanyang tukon. Check tayo dyan ng BGL. Yan ang una ko nakikita, BGL. Okay, good naman, negative 7.9. Yung ABDD sana meron. Yun, good. Yung HBDD. Okay, good. Yung kanyang BGL, happy natin. 12 volt supply, papuntang panel, good. Bcom 97, then BGH. Okay, present siya. So from this board hanggang dito sa Tcon, good lahat ng kanyang voltage niya. So wala tayong problema diyan. Set aside natin yung Tcon saka yung kanyang main board. Yung backlight niya umilaw naman. So i-try natin tong ilinis natin na ribbon kasi wala akong mahanap. Nilinis ko siya. So tingin ko eh wala namang na-open na track lines na nasunog ng husto. So i-double check ko muna. Ikakabit ko muna yan, then balik tayo ulit. Ayan, bali niload ko na. Binaligtad ko na lang yung connection, yung nandito ako nakakonect kanina, nilagay ko doon sa taas, sa may Tcon. Doon sa Tcon, nilagay ko naman doon sa may papuntang panel, sa top board. So, power on ko. Ayan. Check natin yung display ngayon, kung ano meron. Ayun, kaso may guhit-guhit. Ayan guys, oh. May guhit-guhit sa kabila. Pero yung kalahati niya po ito. Palabas natin siya. So, ang next na gagawin natin dito, hanap tayo ng maayos-ayos na ribbon. Tapos check ko din yung mga voltage sa ilalim. Guys, bali ito. Ang ginawa ko, kasi may isang sira dito sa kanyang ribbon. Tapos naghanap ako ng ano, ng ribbon na meron ako. May walang available. Ito, tiko na to. Dito nakakabit yan. Kasi nakabingan yan, no? Papunta sa panel. Doon nakakabit yung tiko. Yan, naka-double sided siya dito. So, may itchi yung nakita kong ribbon. Yan, ribbon pa ng Philips yan. So, yan muna pilang testing ko. Nilipat ko ng pwesto itong Tcon. Yan, hindi ko pa na namamount ng maayos yan. Tapos ito, testing natin. Yan, naka-standby. Tapos power on ko. Power on ko sa kanyang button. Yan, nag-inilo na yung backlight. So check natin yung display. Ayun, ayos na guys. Ayan, ayos na ang buo na. Nawala na yung vertical bar niya rito na kulay green sa right side. So, walang naging problema yung kanyang panel. Buti na lang buo pa yung panel kasi based sa kanyang kwento ng customer, nabasa daw to nung panahon ng tag-ulan. So ayan guys, oh. So i-power up ko ulit.
power to off ulit yan, tapos abangan natin yung video niyan yung display. Yan, naka-power off. Yan, naka-standby. Power on ko para makita natin yung pinaka-logo niya. Yan. Ayun, buong buo guys. Walang walang kahit anong lines o guhit dyan. So, ang gagawin ko rito, lalagyan ko ito ng input para makita natin yung pinaka-picture nyo. Balikan ko kayo guys. Okay, balik tayo. Bali, ang ginawa ko, ito, nilagyan ko siya ng itong foam tape. Diyan ko na siya dinipit. At ibay naman yan. Hindi naman basta-basta na ratanggol lang dyan. Kasi dito yung pwesto niya nung una yan ha. Ganyan din siya nakakadip. Eh, maiksi yung ating ribbon. So, hindi ako siya pinwesto. Okay. So, sasarado ko na ito. Then, final test tayo. Lalagyan ko siya ng input para makita natin yung display niya. O yung pinaka-picture niya kung walang mga gaspang na linya. Okay, final test tayo. Ito, bali, lalagyan ko siya ng input. Itong Apple TV. Yan, tapos naka-standby pa rin siya. Power on natin sa remote. Okay. Yan. Okay, so, wala nang vertical lines sa ano. Yan guys. Kung i-check nyo yung mismong picture ng display, napaka-linaw at napaka, ano, wala na yung vertical lines. Okay. So, naging sira niya lang yung kanyang, ano, ang ribbon. Wala tayong available na ganitong ribbon. So, meron akong maiksi doon. So, minodify na lang natin yung position kung saan naka-locate ng piton doon. So, mas maganda kung makakahanap tayo ng ganitong klase ng ribbon para ibalik natin sa dating pwesto. Okay? So, sinong gustong bumili ng Apple TV? Ayan, binibenta ko yung Apple TV nga. Kumanta lang kayo. Okay? So, hanggang dito na lang guys, sana may natutunan na naman kayo sa akin yung basic tutorial sa pag-repair ng Red TV. Okay, this is Makoy Tech Page. God bless us all. Signing out.